Charmelo nagbabuck din. Yan, gaya niya. Center stand ng size 20 mini bell. So ito, kino-convert to natin sa polish. Pupula to natin yung ano, seat post. Mga nag-startup, kayang-kayang ano ni Sir Melo yan. Ito, nakababad na to ng 2 to 3 days. So ito, pupersahin mo natin. Pero titignan din mo natin kung baka mamaya, pag pihit, bumigay naman to ma-8. No? So ganito ang pag-ikot. Dahan-dahan. I-focus mo, tignan mo. Bibiglayin ko. Yun. Bike ko nung nauna, pero ito gaya nitong Pujo. Mga for sale. For sale, ginuya mo. Florida. Carbon. Carbon to. Pinarelo. Size 52, 50. Ang group set po? Sabi, record, titanium. Yan si Sir Melo, mga solid. Sir Melo, anong street po to? Ito, Panay Street. Panay Street. Ito, Asunu yan. Nakikita niyo yung building ngayon, Welcome Rotonda yun. Pag dinarito niyo yan, Espanya yan. Ayun, dito po. Ito naman is going to Santa Mesa. Tapos yung mga kalye niyan, meron Luzon Avenue, Mindanao Avenue, Abisayan Avenue, sa Mindanao. Yan, tapos pasok lang sila, no? Bahay lang. Ito sa Panay. Kaya ito, makikita nyo, medyo magulo kasi nagdatingan yung mga customer. So lahat ng bike na nasa labas, yun yung mga dinala ng customer for detailing and restoration. Bahay lang po yan. Dito, tapos pasok lang kayo. Feel at home, no, sir? Oo, bali, pagka pupunta ko kayo dito, huwag niyong iiwan yung bike din nyo ron. You are allowed to bring your bike inside. Yan. Para for your safe. Bike safe. Yung mga solid, ngayon, nagbalik tayo kay Sir Melo dito sa Sampaloc, Manila. Yan, update tayo. Dito yung mga House of Classic Bikes. Sir Melo, invite mo naman sila dito. 1028 pa na yung Classic Bikes, no? Ganun pala naman yung ginagawa natin sa mga gusto magpa-restore. At sa ngayon, no, medyo limited tayo sa restoration kasi more on Italian bikes muna po tayo. Facebook po? 1028 Panay Classic Bikes or my personal Facebook, Melo Beauty Shop. Contact number, sir? 950-827-912. Yan. Pwede ko sa malalayo, pwede mag-shipping. Yan, contact yeah, number. Kahit sa Mindanao, kahit sa ibang bansa. Meron na po tayong experience magpadala ng bikes sa ibang bansa at mag-receive ng mga bikes sa ibang bansa for restoration, binabalik po natin. Anong oras po ay nagbubukas? 9 o'clock ng umaga hanggang 9 o'clock ng gabi. Monday to? Monday to 7 days a week. Yan, walang day off. Walang day off at walang tulugan. Classic, carbon, minibelo, lahat nandito. Road bike, mountain bike, grabe. Bali, actually we collect ano rare classic bikes. Sir Melo, nagbabuck din. Yan, gaya niya. Center stand ng? Size 20 minibelo. So ito, kino-convert to natin sa polish. Kaya naman po ko singil sa ganyan. Ito, bali kung bibili mo itong bike, ay itong stand, kasi brand new naman ito. 1-2. Pero pagbabak? Pagkadala mo yung stand at black at gusto mong gawing silver, ako ang gagawa, 250. 250 lang, oh. Maantay po ba nila yan or babalikan pa? Depende, oh, kasi usually, mas gusto ko kasing binabalikan para mas pulido yung pagkakagawa. Depende po ba sa laki yung presyo niyan or sa ano? Depende ano ba sa ano, kung gaano mahirap yung gagawin at kung gaano delikado. Kasi minsan may mga parts na mamahalin na gusto nilang pagagawang silver. Or usually ang ginagawa ko yung anodize, ina-anodize ko. Kaya lang ito, hindi ubra yung anodize ko kasi pintura siya. Eh yung mga nalalock po na seat post? Sa ngayon, ginagawa ko siya, pero... Magkano naman singil niyo po sa ganun? 1,000 to 1,500. Kasi yung 1,000, yun yung initial na gagawin, ibubunod. Eh, pag hindi nakuha sa bunot, tinutunaw natin. So, that's the time na bumibili ako ng chemical. Hindi kayang bunodin, ito tunawin, siguro 3 to 5 days. 3 to 5 days. Ano po ba ito? For sale ba yung mga yan? For sale yung lahat ito. Ayan, putahan nyo lang sa Sir Melo. Ano mga makikita po nila dito? Mga road bike? Road bike na classic, alloy, carbon. Oh, may Gornago tayo, dalawa. Tapos isang Bianchi. May minibelo. Yung siyempre, sold na yan. Sold na. Yung mga classic, gaya itong Butetia, tapos itong Bianchi, at saka itong Yan Yan. Itong Yan Yan, sir, as of now, is not for sale. Kasi,
because of the Delta Black Graphite expired. Kasi yan siya very... rare. Very rare, which is I'm very aware of. That's why I buy this bike. So, hindi ho dumating sa amin na napakaswerte namin, bigla kami nagkaroon ng ganyan. Hindi ho, inahanap ko talaga yan pa, at binayaran ko ng tama. Sabi sabihin, kumataso ang pagbenta, it's because of the rarity of the Delta. Ito naman, sir. Ito naman po, eh, kulnagol yun ito. Galing ho ito sa mga Italino, talagang wala ho tayong copy na mga European bike dito. For sale din po ito? For sale ito, kulnago ito. Kulnago cheap. Special edition, Rababank. Ito yung ano, yung parang ano to, Mapei inspired. Ito naman pinagawa sa inyo po. Ito, bago kong customer na classic enthusiast and Bianchi. Grabe. Ano, mahilig siya sa Bianchi. Ano daw po gagawin dyan? Grabe yung logo. Gagawin nun natin, eh, ito 1960s. So, wala ko tayong babaguhin. Pagkaganahin lang natin lahat, palalambutin natin yung mga, ano, kasi matagal na ito sa ano, eh, sa tingin ko, sa bodega. Ito yung mga, ito yung tinatawag na barn fine. Yung mga, ano, mga na-stock sa bodega na, alam mo sa atin, naalala niya na meron silang ganito. Kung nakita niya na yung video natin na may nagre-restore ako. Dalawa ko yan, pati yung sabihan. For collection, itong dalawa ang for sale. Itong Pinoto, ito yung classic touring bike natin. Size 52, 27 ang gulong. 20K. Ito naman ano, specialized na ano, Ruby. Carbon luto, itong blue. Size 52, 48. So, ang ano niya, 105, ang asking ko dyan is 48. Ito, sir? Itong lepre na to is not for sale. Not for sale, pati ito yung siya. Oo. For sale ito po? Oo. Magkano naman? 45. 45K yung daon. Itong daon na to, eh, naka-ledo siya. Meron din siya ledo pa. Ito, ano, kompleto yan. Clarice. Ngayon, brand new ito, pero i-convert ko siya ng silver, na ano, shiny silver. Pwede. Magkano naman singil sa ganyan po? Sa ganito, pagka-crankset, depende rin sa halaga ng crankset. Eh. Usually, ang singil ko dyan, pagka yung GRX, 500. Pero pagka-clarice, 350 to 400 lang. Tapos, ito yung bapping station ni Sir Melo. Tapos ano pong makikita pa nila dito, sir? Ito naman yung medyo hindi naman siya low-end, pero ito yung mga bike ko nung nauna. Pero ito gaya nitong Pujo. Mga for sale. For sale din yung mga yan. Kasi wala lang akong mapaglagyan doon, kaya dito na muna. Ito mga ito, road bike. Ito, Cowboys bike. Size 24 at saka 27. So, exact the same sila. Kumbaga, pinaliit lang siya para sa bata or para sa baba. Puntahan niyo na lang Sir Melo, pati itong may MTB. Specialized. Play bike? Minibenta rin? Oo, oh, 25K. 25K yan, play bike. Lomay Garnu, 7.5. Dito yung Japanese bike eh. Pujo to eh, na made in France na size 24. Gano'n naman Sir? Na 8K. 8K, eto? Eto, pagawa? Hindi, pambenta ko to, 7.5 to, ano to, para siyang clunker na naka-coaster hub. Classic ho yung handlebar nito. 7.5? Oo. Ito ho yung mga classic talaga na ano, gaya nito, Wolver, made in France, binibenta ko, 3.5 kasama na yung hub at saka yung... Tapos may mga frame. O, may mga sa frame. Sa mga frame, magkano sir? Ang frame natin, nag-range ng 1.5 to 3.5. 3.5. Ito, Scott. Yung Scott, binibenta ko yan, 8K. Kompleto ko yan. Itong Bruno po, Minibelo. Itong Bruno na to, Minibelo, ang asking ko dyan, 12.5. Yan, na naka-candy brakes. Ito pong hawak nyo. Ito yung collection ko na size 24 na Panther made in Germany. Naka-coaster na po ito. Pero naka 3-speed na internal gear, automatic shifting. Tapos may mga frame po. Oo, oh, ito. Gaya ng Scott, meron din Terrier. Ito, frame ng Bianchi Peregrine. Binibenta ko ito, 3.5. Eh, yun nandito, sir, yung pula. Ito yung pula, frame mo ito ng Japanese bike na Bridgestone. Binibenta ko ito, 1,000. Ito po, yung
Itong tons na frame ng road bike. Japan. Japan tons na eh. Parang, I don't know kung Panasonic siya. Kasi makikita mo naman yung lugs. Ang size nito is 52. Nadarating lang ito galing ano, Florida. Carbon. Carbon to. Pinarelo. Size 52, 50. Yan ah. Ang group set po, Camping. Record, titanium. Ano, titanium? Ano, titanium carbon. Ang suka, Charmelo? 5250. 5250. Pati itong ano, carbon, no? Yung kanyang ergo power shifter. Oh, kita niya wala mang gasgas. So, ibig sabihin, wala siyang history of it. Magkano naman sa sir? Ito, 85. 85K, negotiable. Lumiwil sir, zero ako. Kampanya ulit. Camper rin, no? Tapos, six box lang. Grabe. Titanium caliper, oh. Straight Campagnolo record dito ng titanium. So, kung group set pa lang, pag-usapan natin siguro mga 70,000. Pero whole bike? 85. 85, yan. Yeah. Pupulaw ito natin yung ano, seat post. Yeah, mga na-stack up, kayang-kayang ni Sir Melo yan. Yeah. Ito, nakababal na ito ng 2 to 3 days. So, magkano po singil niyo po sa ganyan? Pagka tumatagal na sa akin yung ano, pagka 3 days na siya, usually 1K naman, pero pagka 1 day ko lang siya nabunod, medyo binababa ako. Ito, pupersahin ho natin, pero titignan din ho natin kung baka mamaya, pag pihit, bumigay naman to ma-8. No? So, ganito ang pag-ikot. Dahan-dahan lang. I-focus mo, tignan mo. Bibiglayin ko. Yun. Yung mga solid, nakita na natin yung mga bopping ni Sir Melo. Nagtatanggal din siya ng seat post. Lahat, pati yung mga pambenta niya ng bikes, tsaka parts, frame set. Las na, Sir Melo, invite niyo ulit sila dito. Pagagandahin mo natin yung mga bisikleta ninyo, lalo na yung may mga sentimental value. Kaya huwag nito mga to. Malaranda na huwag yan, pero pagagandahin mo natin yan. Isa lang mo ang aim natin, ang maging masaya ang customer. At magawa yung gusto nila. Lalagay ko lang sa description yung info ni Sir Melo. Okay? Hindi, ang restoration, huwag niyong iisipin na mahal. Ano? Depende ho yan sa gusto nyong ipagawa at gagawin mo natin ng maayos. Basta kontakin nyo lang na Sir Melo, PM nyo, sumasagot po agad yan. Oo, bali kung gusto nyo malaman yung mga presyo ng classic bikes, i-PM nyo lang ako. Magsisend siya ng info. Oo, so okay. Very much willing akong tumulong sa mga baguhang gusto mag-classic.